Hi guys, nag-update tayo ngayon dito sa day shift timekeeping template. Okay, dito po sa left side, ang papansin niyo, meron siyang rate per day. So ilalagay niyo kung magkano yung per day niya. For example, 1,000. Ayun. So ito po, naka-divide na siya by 8 yung rate per hour para makuha mo magkano ba siya per oras, no? And then start time, end time, same pa rin. Break time, OT. Ang tagal naman ng break time nito, 3 hours. Although sa iba, no, may ganun. Especially sa mga resto na nag-open lang ng lunch tapos dinner na ulit, may mahaba talaga yung break time nila. So ito na, 4 hours yung OT, 1,000 pesos yung regular hours niya. Yung total amount for OT, pwede mong i-change yung formula, 1.25 kasi yung nilagay ko dyan. So kung alba, 1.5 yung, kumbaga parang isang buong oras plus yung 25% or 35% or bala kayo kung magkano yung percentage nyo na i-add dun sa per oras ng tao. No? Naintindihan nyo, I'm sure. So, enter. Naka-formula na rin naman po yan. Then, ito na yung salary for the day ng tao na yon. And of course, diba, para hindi kayo nahihirapan, syempre gusto natin na i-autofill nyo na lang. Halimbawa, ito, simula dito kasi may mga formula na yan. Eh. Simula dito sa OT, hanggang salary for the day, i-autofill nyo na yan. I-autofill nyo na lang. Ano na yan? Automatic na po yan mag-work out para sa inyo. So, may mga if error na rin dyan, mapapansin nyo, para hindi na, pag nag-value, tapansin nyo, ito kasi, oh, walang if error, di ba? So, ganito ang gagawin natin para pagka mag-if error kayo. Ito kasi una kong number one, may if error na yan eh. Autofill ko na lang po. Yan. So, para hindi na masakit sa mata pag ginamit nyo, no? I hope makatulong sa inyo, guys. Mga salamat. Bye-bye.